So, magkano ba ang puhunan ng isang puguan business? Next, hindi ba malangaw? Next is, saan ba nakakabili ng sisiw? Ilang months ba yung ROI? Hi mga lods, magandang araw sa inyong lahat. This is Jay Kurt again and welcome back to my YouTube channel. So matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-vlog, medyo na-busy talaga, sobrang dami kong nilarakit kasi nga pandemic ngayon. Tapos dun sa isa kong opisina, medyo struggle talaga kami kaya limutin ko mag-vlog. But this time, sasagutin ko na yung mga tanong, maraming tanong about sa pag-start ng puguan business. So, hindi ko kasi in-expect mga lods na tayo ay magba-viral dun sa TikTok. So, umabot ng million-million yung views natin about sa puguan business. And dito sa YouTube din, umaariba din yung YouTube natin. So, maraming salamat sa lahat ng nag-views and sa lahat na nag-subscribe. So, again, kung bago ka sa aking channel, please do subscribe kasi ang pag-uusapan natin dito sa channel na to ay about puguan business. So disclaimer lang mga lods, no, hindi ako professional. This is all based on my experience lang. Kaya guys, pasyensyahan nyo na. Pero hanggat makakaya ko, isi-share ko yung knowledge na meron ako. Okay? Okay, let's go! Ayan mga lods, so let's start. So, magkano ba ang puhunan ng isang puguan business? Okay? So, sobrang general yung question na to mga lods. Kasi, yung gantong negosyo, piso-piso lang yung income mo sa mga eggs mo, pero malaki ang puhunan. Kaya dapat, kung papasok ka sa ganitong negosyo, ay ready ka. Ready ka sa capital. Sasabihin natin magsa-start ka lang from scratch ka. Wala pang bahay, wala pang kulungan. Kung magsa-start ka ng 1,000, mag-ready ka na ng safe na yung sabihin kong 100,000 pesos. Okay? Hindi kasi siya yung tulad ng ibang business na 1,500 lang 2,000 makapag-start ka na agad. Ito kasi talaga mag-i-invest ka. Like gagawa ka ng kulungan. Gagawa ka ng bahay. Siyempre, sa bubong pa lang magkano na yon. Tapos, mahal pa yung feeds, mga lods. Tapos, yung sisiw pa. Bibilhin mo pa. Next, hindi ba malangaw ang gantong negosyo? So, tulad ng bahay, mga lods, no? Kapag hindi nyo nililinisan, lalangawin kayo. So, ganun din sa puguan. Dapat, araw-araw nyo siyang nililinis. So far dito naman sa amin, meron pa ilan-ilang langaw, no? Pero hindi naman to the extent na irereklamo ka na ng kapitbahay, okay? Saka yung proper na pagtapon ng mga ipot, dapat hindi nyo rin siya tinatapon within your area. Dapat sa malayo, okay? Kasi yun ang cost na lalangawin. Kahit ibaon mo pa siya sa lupa, lalangawin ka pa rin lalo na pag umulan kasi sisingaw at sisingaw yon. Okay? So, dapat sa malayo ang tapunan ng ipot para hindi kayo lalangawin at dapat everyday yung paglilinis. Okay? Pwede ba sa residential area, hindi ba mabaho? So, ganun din yun sa hindi ba malangaw. So, pwede siya sa residential area pero wag lang yung dikit-dikit talaga yung mga bahay kasi ma-i-stress yung, hindi sa babaho yung puguan, kundi ma-i-stress yung mga pugo. Hindi naman, hindi siya magiging productive sa pangingitlo kasi maraming tao. So, tulad ng amin, parang ayan yung next kapitbahay. So, medyo malayo yung kapitbahay. So, pupwede siya. Tapos, hindi rin siya mabaho. Basta, araw-araw siyang nililinis. Okay? Araw-araw tinatapon yung ipon. Next is, saan ba nakakabili ng sisiw? At magkano ba ang sisiw? Okay? So, ilalagay ko sa inyo dito yung page kung saan pwede kayong mag-post lang. Nandyan lahat ng racers kahit saang lugar. Nandyan, samahan nito ng mga quail racers. So, yan ang page na pwede nyong i-post dyan kung looking kayo for
si CEO. Kasi pag sinabi ko naman na dito sa Bulacan, meron kaming numbers which is hindi ko naman ipagkakait yun sa inyo. Kaso lang, yung mga nagtatanong kasi iba-ibang lugar. So, baka hindi rin accessible sa inyo. Doon na lang kayo mag-post at maraming sasagot sa inyo. Okay? And magkano din ba yung CCO? Ang CCO pag one day old chick is 7 to 8 pesos. Depende sa lugar yon. Ngayon pag ready to lay, ibig sabihin pwede namang itlog, it's 26 to 27 pesos. Okay, so medyo mas mahal siya. Next, bakit 24 hours yung radio natin? Okay, so yung mga pugo kasi natin, ayun, pasyensya na kayo, medyo maingay, may nag-welding sa baba. So, ang mga pugo kasi mga lords, no, kailangan hindi sila stress. Bawal silang ma-stress. So, para sanay sila sa maingay at kung for example, papasok ka para magpakain, magpatubig, hindi sila mabulabog. O kung may dadating na ibang tao, ang naririnig lang nila ay yung radio. Doon sila sanay. So, kaya hindi sa, para hindi sila ma-stress, kailangan 24 hours yung radio natin. Okay? So, kapag na-stress kasi siya mga lords, eh, uurong yung itlog niya. So, kawawa din yung production niya. Lalo na, again, sa pugoan, piso-piso lang yung tubo natin dito. Kaya kailangan maraming itlog ang nakukolekta every day. So, every day tayo nagkukolekta ng itlog, mga lords. Okay? So, next, magkano ba ang income? Okay? So, kung income lang yung pag-uusapan natin. So, wag muna nating ibawas. Na huwag muna natin ibawas yung capital natin. Sabihin natin ang tinitingnan. Ayun, may asong dumating. Ay, may asong dumana, akala ko kung sino. So, sabihin natin meron kang 1,000 pugo. Ang kikitain mo daily is average niyan mga 700 to 800 pag bago pa lang yung pugo mo. Okay? So, yan ang harvest mo sa eggs. Ang magpagmalakas yung itlog, mahal ang itlog, maabot ng mahina na yung piso ang presyo ng isang pugo eggs. So, meron kang, kung 1,000 yan, siguro meron kang 700 to 800 pesos daily. So, compute nyo na lang, total, pag from scratch ka talaga, kailangan ng ample time para makuha mo yung ROI mo or yung capital mo. Ang good thing lang dyan, kapag nakapagpatayo ka na ng bahay, kulungan, tuloy-tuloy na yon. So, ang ika-capital mo na lang every time na magpupugo ka is sisiw na lang. So, hindi mo na kailangan ng kulungan, hindi mo na kailangan magpagawa ulit ng bahay kasi naando na yon. So, sa una lang talaga, medyo mabigat-bigat talaga kapag pugoan yung gusto mong gawing negosyo. Okay? So, ayun lang mga lords, no, binigyan ko na kayo ng idea kung magkano ang income. So, for example, yung amin, 9,000 yung pugo. More or less, ang kikitain mo niyan is 70 to 80%. Yung pinaka-average ng number of pugo mo. So, multiply lang yun. Kasi hindi naman lahat mangingitlog everyday kasi may iba na i-stress. Okay? So, kung may 9,000 ka, safe na siguro yung sabihin mo meron kang 8,000 pag talagang malakas yung mga pugo mo. Okay? Paano ba i-market yung mga eggs? Alright? So, kami, nung nag-start kami, nag-start lang din naman kami sa pag-aalok sa mga palengke. So, halos lahat ng kalapit na mga bayan na dito sa Malolos, pinupuntahan namin tulad ng Baliwag, meron din kami sa Obando, meron din kami sa Bulacan-Bulacan. So, na, pinupuntahan lang namin yung mga pwesto, lalo na yung mga nagbebenta ng mga itlog. So, inaalok lang din namin sila. Tapos, yun na yung mga consistent namin sinusupplyan. Basta nagkaroon na kami ng magandang relationship bilang supplier and retailer. Okay? So, ganun lang naman, unless meron kayong pwesto sa palengke, yung sa inyo mismo, mas mabuti yon. Pero kung wala, talagang ganun. Aalokin nyo yung mga may pwesto sa palengke. O kaya, yung mga nagtitinda ng kwek-kwek, yung may mga pwestong ganon. So, mga palamig, mga nagtitinda ng tukneneng, yung mga ganon. So, doon, malakas din yun sila mag-consume ng mga itlog. Okay? So, ganon lang mga lords. Next question, ilang months ba yung ROI?
So kapag ikaw ay from scratch talaga, gumawa ka ng bahay, ng puguan, kulungan, so talagang from zero, more or less ang ROI mo niyan is 5 to 6 months para mabawi mo yung total capital na ininvest mo. Pero kung for example, meron ka ng bahay, ang pinuhunan mo na lang ay sisiw, 3 to 4 months, bawi mo na yung puhunan mo. Okay? So, after 4 months, sigurado nun, meron ka ng return of investment. Okay? So, mabilis lang naman, though, itong pagpupugo mga lods, medyo talaga nakakapagod din kasi araw-araw mo siyang linisan, araw-araw kang maglilinis ng ipot, magpapainom ng tubig, magpapakain. So, kung ikaw ay employed at meron ka pang ibang inaasikaso, better mag-hire ka ng boy or kasama para yun ang mag-asikaso. Kailangan mo rin ng taga-deliver. Kailangan talagang kumuha ka ng mapagkakatiwalaan kasi kailangan mo rin mag-deliver sa mga pinagbabagsakan mo. Kaya hindi basta-basta or hindi pwedeng easy-easy lang sa pagpupugo. Based sa experience mga lods, maraming nagtatanong, gustong magpugo ang business, pero sa una lang sila magaling. Hindi sila nagtatagal kasi napapagod sila. Sa negosyong ito, dapat mahaba yung PC mo or mahaba yung pasyensya mo. Kasi again, as I said, piso-piso lang ang kikitain mo doon. Pero maramihan naman kayo naiipon. So kung bumigay ka kaagad after 4 months kasi napagod ka, dapat determined ka na gawin yung negosyo na to. Okay? So ayun lang naman yung mga I think yung mga pinaka-top questions, yung iba naman is self-explanatory na. And anyway, again, I'll make sure na makaka-reply pa din ako sa inyo dito sa YouTube and dito sa TikTok ko kasi marami na rin tayong following sa TikTok. And thank you again sa lahat ng mga nag-subscribe. Ngayon, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi. Mga lods, yung ating puguan. So, ayan pala yung alaga naming bibi tsaka itik. Malalaki na sila. Tapos, doon meron pa silang mga sisiw. So, nakakulong pa siya. So, ayan ang itsura ng ating kulungan ng puguan or bahay ng puguan. So, tara, pasukin natin mga lods. Ayan. So, ayan tatlong tayo lang yung merong sisiw kasi nag-calls kami. And yan, kaka-harvest lang yan, kaya onti lang yung itlog. So, ayun lang. Tapos, yan ang nasa kabila. Tapos, tingnan nyo mga lods, bakante yan. Anim na bakante yan na nakatayo kasi yun nga, nag-gauss na kami. And meron lang kaming pinapaayos dyan kasi may mga nasira. Yung mga kumuha kasi ng pugo nung nagka-gauss ay binaklas lang na ng binaklas. Kaya nasira, kaya kailangan namin siyang ipaayos. And after na maayos yan, bibili na rin kami ulit ng sisiw para makapag-start na ulit. Ayan, ayan yung nasira mga lods. Tapos, dito pala natin nilalagay yung mga bibili nating sisiw. I-incubate natin siya, dyan sila lalaki for 2 weeks. Saka natin siya ililipat sa mga bakanting puguan na kulungan. So, ayun pala yung radio mga lods nung yung kaninang zinom ko. So, ayun, kung nakikita nyo rin, marami ding cobweb. Pero, hayaan na lang natin siya. Marami kasi nagagalit sa akin, bakit hindi doon namin tinanggal yan? Kasi kahit tanggalin naman natin yan, babalik at babalik yung mga ganyan. Nang bubulabog lang tayo ng mga pugo, may stress pa sila. Total, pag lumakas naman yung hangin, automatic natatanggal, nahuhulog yung mga yan mga lods. Kaya hayaan na lang natin siya, di ba?